What's up, guys? Muli kami nagbabalik. Yes, sir. Bagong episode na naman, bros. Imagine nyo, panglima na natin to. Guys, shout out sa mga viewers namin. Muli kami nagpapasalamat sa inyong lahat kasi kundi dahil sa inyo, wala tayo eh, di ba? Hindi tayo gaganahan. Di ba? So, kayo yung reason bakit namin tinutuloy ito. Yung suporta nyo, sapat na sa amin. Di ba? So yun nga guys, Inside the Crib episode 5, sa mga hindi pa nakakilala, kami nga pala si Meek, si Dan, tsaka si Lak. Ngayon, yung episode namin, medyo ano tayo eh, medyo masarap to pag-usapan. Controversial yan. Hindi, kasi ito yung mga ano yung mga sinasabi ng magulang na old ways na kailangan. At it's a must na meron ka. Which is, from yung time ngayon, hindi naman na siguro, depende sa profession na pipiliin mo. Mismo. So, sabihin mo na yung mismo. Ano natin. Yung topic namin ngayon ay, importante nga ba ang college degree ngayon? Uy. Ito kasing dalawang kasama ko, itong dalawang tropa ko, itong dalawang kapatid ko. Sa aming tatlo, silang dalawa yung nakatapos. Yes, sir. Nag-college sila sa Pinas, nakatapos sila, meron silang kanya-kanyang degree. Pinag-aralan nila, tinapos nila. Ako kasi, di ako nakatapos. High school graduate ako. So ngayon, ako tsaka yung mga viewers natin, marami tayo ngayon na madadissect na aral sa kanila. Kasi well, share nila ngayon yung experiences nila. Like yung challenges ng both parties, may mga degree mismo. Holders at the same time yung mga hindi. Mismo. Lalo na sa atin, no? Kasi like for Macau, parang K-12 sa Macau. No? Okay, hanggang Form 6. Which is na sa Pilipinas, pinush ng government natin magka-K-12. Hindi ko naabutan yun. Oh, ako din. Kasi dito ako nag-aral, di ba? Hindi ko naabutan yun, yung K-12. Kasi nung time ko pa, parang nilalakad na nila yun eh. Oo. Ang ginawa ko, which is Form 4, ano yun eh? Grade 4, ano dito? Ano ba yun? Form 4, grade 12. Grade 6 12. Siguro, ganun. Hindi, grade 10. Grade 10. Grade 10. Umuwi ako sa Pinas kasi hanggang doon, pag ano ka, form 4, dapat ga-graduate ka na, college ka na agad. Kaya ganun ginawa ko pag uwi ko doon, tapos may konting pagka-examination lang, tapos ire-redribbon yun, ganun-ganun. Tapos pag pumasa ka doon sa test na yun, officially, tapos ka na sa high school. So automatically college ka na. So kaya green pagkapunta ko doon, Pilipinas yung dito mo. Tapos kumbaga na-accelerate ka sa Pinas. Na-accelerate. Pero ang tagal din na hanggang form 4 lang. Ay, sorry. Ang tagal din na hanggang 4th year high school lang sa Pinas, no? Bago nila i-implement yung grabe. Kasi kahit ako eh, like for me, graduate ako ng high school 2010. Fourth year 'yun. Four years ng high school. Four years ng high school. Then after that college na. Pero I think after 2010, 2016 or 2017 pa na implement yung K-12. So matagal na rin. Matagal din talaga. Kaya lahat ng mga gumagraduate bata. Kasi mga lower ages na na mapinsan ko, sila yung mga naabutan ng K-12. Which is yun yung Form 6 tawag nila dito sa Macau. Sa Pinas, K-12. So yun lang. Kwento mo naman yung buhay college mo sa Pinas. Well, ako, Bachelor of Science Hotel Management ako. Wow. Graduate ako. Luckily. Thank you sa mga kaklase ko nung college na nagpakopya sa akin. Shoutout sa inyo. Kilala niyo yung kusino kayo. Kilala niyo na yung mga. Madaya pala to. Paano ito kumaraduate? Hey, maaga ka pumasok, mangopya ka ng assignment. Pero hindi. Yun nga, graduate ako ng HRM. Which is very like popular sa Pinas. Kasi ando the magics. Out ako dyan. Hindi ko alam. Kasi sa tourism na yung madalas. Kasi simula pa lang pupunta na ako sa Maui. At a very young age na pupunta na ako dito. Palibot-libot ako. And mother ko is nasa F&B industry. Nasa hospitality industry. So namulat na ako dun pala. Bata pa lang mindset ko na sabi ko mag ganun din gusto ng trabaho. Which is kaya ako nag ganun. And at the same time, Macau, no? Hotels,
Talagang talaga. Hospitality dito talaga ang boom na boom. Hotel and tourism and hotel management talaga dito sa Macau. So yun, kaya yung perso ko, well, luckily naman, ano na ako ngayon, cook na ako ngayon, and hindi ko naman tatawagin chef yung sarili ko kasi... Uy! Humble yan, guys. Humble. Pero... tigaluto lang, tigahiwa. Pero may position na yan. Okay. Pero guys, so yun, sa mga viewers natin dyan, sila Aki, shoutout ko lang sila Aki. Napakasarap magluto nitong tropa namin ito. Masarap. Kahit anong klaseng luto. Kaya pag nainom kami, may designated ano kami eh. Tampulots na masarap eh. Oh, mismo yan. Misan niya, kahit di ko bahay. Mismo yan. Ay, may kusina, ang luto ka naman. kahit pakitaan mo lang ng tinapay. Lak, anong magagawa natin sa tinapay? Akin na ako, bahala dyan. Passion, and... Akala ko si nun, na nung pagka-graduate ko, siyempre, graduate ko, diploma ako, sabi ko. Pagpunta ako dito sa Maho. Akala ko nun, hindi na ako magsisimula sa mababa. Akala mo may position na agad? Akala may position na. Oo. Kasi may diploma ako eh. May degree ka, may degree. Tsaka yung credentials mo, mataas. Kasi, may pinag-aralan ka eh. May pinag-aralan ka. Four years yun. Pero hindi pala. So, nag-jump to jump din ako nung sa FNB. Trabahong busboy, waiter, FNB server, gano'n. Bago magpumasok sa usina. Which is dapat pala, mas inagahan kong magpumasok sa usina. Sa usina. Na kung ano yung talagang gusto kong gawin. So, hindi, para sa akin, hindi ko masasabi na is a must na magka-degree. Pero it's a plus. Yung masasabi ko. Kasi, hindi ako pumasok sa career ko na wala akong alam eh. Oo naman, totoo yun. Nagkaroon ako ng idea, true, yun niya, sa college. Dahil sa, siyempre kahit paano, pumasok din ako, nag-aral din ako. Nakinig din ako eh. Tsaka bro, ano yun? Achievement mo yun para sa sarili mo. Habang buhay mo yun dala-dala. Kasi na, ako, wala ako experience ng ganun. Pero alam ko na, napakasarap sa feeling na may natapos ka. Kasi dala-dala mo na yung habang buhay. Achievement mo yun eh. Pag-aralan mo lahat-lahat. Kumbaga yung pride mo, di ba? Sabi nga nila, pag nakatapos ka, yung pride mo iba eh. Yun isa yun sa mapagmamalaki mo sa mga tao. Lalo na yung mahihirap na course pag natapos mo yun. Kunwari, law, yung mga ganyan, doktor. Yung pagdo-doktor, yung ganyan, kahit dentistry, pag natapos mo yun. Huwag sinabi mo, anong course na natapos mo, law? Ay, lupit mo, talino mo pala. Ganun, di ba? Kasi mahirap yung course na yun eh. Sobrang hirap nun. Kasi meron kami nung college kami, ang kukwento ko lang. Nung college kami, meron kaming mga pinag-aralan na ano, sa Pinas, ang Polsci, Political Science. Di ko alam yun. Yung pa hirap na ako, Polsci 1 yun eh. Polsci. Tawag namin Polsci 1 and 2. May ano yung 1, 2, 3 yata yun. Basta 1 lang yung napag-aralan namin, Polsci 1, which is, ano yun, yung basic law ng Pilipinas. Law ng Pilipinas. Ano yun, 1980, yung law yung pag-aaralan mo, may specific year pa yun, 1983 pero, yata like, na ano. Very introduction law. Very introduction. Yung parang ano, recite preamble, we the sovereign Filipino of our national country, ganyan. Okay. Well, ganun. Oh guys, ako hindi ko alam yun. May natututunan ako sa kanila ngayon. Yun yung mga pag-aaral mo, Polsci 1, Math 1, Math 2. Pero masasabi ko, ang math dito sa Macau, mas advanced compared sa Pinas. Paano mas advanced? Mas mahirap? Kasi hindi. Yung napag-aralan natin nung high school tayo, Form 3, Form 2, pinag-aaralan namin ulit nung college. Okay. Math 1, Math 2. Ngayon. Madali lang. Ang advanced sa kanila yung advanced sa kanila? English yata. English nila. Hindi, parang ganun din, parang parehas lang. Sabagay, second language sa Pinas yun, di ba? Ano yun? 2 years yun, meron kang ano. Meron ka English na Eng 1, Eng 2. English plus English 1. Meron pa. Ganun yun. Hype na yan. Ganun yung college sa Pinas. Okay. So ikaw bro, college, ano mo, life mo, ano ba? Ako naman, ang natapos ko, aircraft mechanic technology. Wow. Ang ganda pakinggan, di ba? Which is marami rin naman ako natutunan about sa mechanic na ano sa engine ng eroplano. Marami rin naman ako natutunan doon pero hindi ko na-apply.
Yun yung man sa akin, sa kanya na-apply niya. Paano, ano, ibig sabihin, ano ba ang work mo ngayon? Yun muna. Yung work ko ngayon, ako kasi work ko ngayon sa hotel ako ngayon. Facilities, hotel. Facilities management ako. Sa ano ko, CCMS control, central control maintenance, monitoring system pala. Central control monitoring system. Haba nun. CCMS in short. CCMS na lang. CCMS in short. Basta ang meaning kasi noon is ano, Central Control Monitoring System. Mm-hmm. Kami nagmo-monitor ng buong hotel. Kung ano nangyayari, ganun-ganun. Bagsakan ng ganito, aircon, lahat. Nakikita namin tapos pinapasa namin through each department. So from aircraft field ka, ngayon ang work mo sa engineering field. So medyo... Malayo. Pero diba parang may connect naman ang pinaka-connect doon is yung electricity. Which is yung pinaka-pangit pa doon, yun yung nabagsak ko nung ano, college ako. Yun yung pinaka-pangit. Love it. Ay, sabihin ko sa inyo, napakahirap ng love electricity it. Compare sa ano, sa makina mismo. Diba, ano kasi ang makina, ang makina, andyan lang yan eh. Kunwari, cylinder, andun yung piston, may piston ring, ganun. Nakapwesto na, ito yung ano, crankshaft, yung ganun-ganun. Andun na yun, nakapwesto. Ang electricity kasi, pag ito nakalinya dito, kailangan tong linya na to, complete dito, tas dito sa linya na to. Hindi po pwede. Hindi minus lang yun. Hindi. Kasi ang hindi. Basta kasi may ano yun eh, may mga wiring yun. Dapat ito, may ground, may neutral, may earth, may ganyan-ganyan ka pa, tas lahat yun, kailangan coincide sa co-connect. Kung hindi mo na ano yun, puputok yun. Puputok talaga yun kasi kuryente na yung pinaglalaruan mo eh. Okay. Pero pag may makina kasi, para titingnan mo na lang yung picture eh. Para kang naglalaro ng Lego. Kung hindi ka na magkakamali dun. Okay. Oo. Ano yung sasabi mo? Ah? Hindi ka na magkakamali dun. Hindi ka na magkakamali dun sa ano? Dun sa makina. Oh. Kasi pag tinignan mo yung makina, alam mo yun eh. Kasi ikaw, ito marunong din to sa makina dahil nagmumotor ka, nagsasakyan ka. Ang makina, simple lang. Yung makina, may piston, cylinder, yung ano niya, yung fuse, ay ano nga ito? Spark plug? Yun yung napapaspark sa glass. Sa ano, sa isang YouTube channel din, yung Donut Media. Yung isa, ang makina daw, kailangan, lalo na sa makina na sasakyan. Tatlo lang importante dyan. Spark, air, tapos ano yung fuel ata yun. Basta yun. May naaralala ko yun yung sinasabi niya. Ang tawag doon, suck, squeeze, bang, blow. Alam mo kung ibig sabihin nun? Ang gasolina kasi, papasok, di ba? Isasak ng piston. Ito lang knowledge to. Sasak ng piston yun. Papasok. I-squeeze na yun ng piston. Tapos mag-ignite doon. No? Bam! Magpe-pressure doon sa loob ng cylinder. Ay, cylinder yung parang papasok yung piston na gano'n. Bang! Tapos blow. Doon ka na-under. Yun yung power mo. Kaba nagpaulit-ulit lang. Kaya tatandaan mo yung suck, squeeze, bang, blow. Yun. Suck, squeeze, bang, blow. Guys. Parang gano'n. May natututunan tayo pero, ngayon. Pero, nalalayo na tayo. Nalalayo na tayo. Lumipad yung issue. Ako, kinakagat ko na yung labi. Pero, ang sasabihin nila kung importante ang degree, tama ang sinabi ni Lucky. Plus yun, na may knowledge ka background. Kasi hindi ka na malilito eh. Kung anong field na papasokan. Kunwari sa atin, alam mo, yung hindi siya relate sa aeroplano, pero yung tools na ginagamit, relate. So, alam ko kung paano gamitin. Kung alam ko, pag sinabi niya, kunin mo tong vice grip. Kunin ko yung vice grip. Kunin mo tong ano, tong fuse. Ilang voltage, ilang ganyan, alam ko. Kasi marunong ka nang tumingin. Kasi nagka-idea ka. Nagka-aral ka. Oo. Ngayon, plus nga yun. Pero mas importante pa rin is kasi yung makukuha mong experience through dun sa work mo. Totoo yun. Yun yung pinaka-importante talaga. Kaya kung mapapansin nyo, di ba pag hinire kayo, sorry, you're not experienced. Pero may pinag-aaralan ka. Yun nga. Sorry, I'm looking for more experience. Tapos pag titignan mo yung mga ina-apply mo, makikita mo, kailangan 3 to 4 years experience. Graduate ko pa lang ah. Yun yung issue sa mga company minsan. Parang pag hindi nyo bibigyan ng willing to learn yung tao, paano nyo masasabi na applicable siya sa job na pinapasukan niya. Pwede niyo naman tanggalin within 1 year pag wala siyang actually, natutunan. Actually, 3 months lang.
Before probation. Hindi pumasang probation, tapos. Tapos. Diba? Mm. Kasi before probation, mababa pa sahod mo eh. Diba? Hindi pa ibibigay full ano mo full extent benefits na benefits mo. Diba? That's within probation period mo. Mm. Pwede ka nilang tanggalin anytime nun. Eh. Mm. Ewan ko ba kung ba't hindi nila inaano yun? So tingin mo ba bro, depende rin kasi sa bansa. Kasi tulad nga ng sabi ni Lock siya, HRM siya. Mm. Eh yung Macau is tourism na bansa eh. Mm, so hotels, delicacy, cuisines, tugma sa'yo eh. Mm. Pasok na pasok ka eh. Mm. Pagdating naman sa ibang field, kunyari nga yung mga aircraft, yung mga ganito, parang para sa akin parang limited lang yung... Dito? Limited lang yung ano yan. Nag-ano ako dito, nag-try ako mag-apply. Mm. Ang laki ng hinihingi nilang ano sa akin, experience. 10 years. Pumasok ko, freshly graduate ako. Isang dekad na. Sabi ko, 5 years or 10 years more. Sabi ganun. Sabi ko, hindi naman ako nag-apply ng ano, senior mechanic or ano. Sabi ko, kahit ano lang. Kahit turuan niyo ako. Sorry, you're like me. I'm looking for a 10. Ewan ko kung nagkamali siya ng salita sa akin or... mali pagkarinig ko, pero alam na alam ko na pagkarinig ko, 10 years. Dapat tata bro, tinanong mo, ikaw ba, ilang years ka na dito? 10 years ka na ba dito? 2 years. Well, nag-gets ko naman kasi nga, buhay ng tao din hawak namin eh. Pero grabe naman yung 10 years. No? Parang hindi nung, ako lang ba gagawa ng airplano? Parang nangihingi nyo ako ng 10 years. No? Di ba? Sabagay. Pero yun nga, hindi naman namin sinasabi na huwag na kayo mag-college. Mm. Guys, mag-college kayo. Masarap ang experience sa college. Importante. Lalo na if talagang may opportunity kayo. Mm. Kunin nyo. And, ano, grab and it. Yun nga, open sa inyo yun. Mm. Grab nyo. Mm. Kasi, like, kahit naman siguro tayo, magkakaroon tayo ng mga opportunity. Mga anak na. Siyempre, even though na ano, pupush natin sila mag-college kasi parang nasa culture natin Filipino. Yes, yes. Naalala ko pa noon, ano yung bahay namin, pagpasok nyo. Nakalagay doon. Yung mga diploma. Yung diploma. Flex yun ng mga magulang eh. Lagay nila flex sila yun. Mga medal mo. Kayo magkakapatid. Akin din, naka-ano na eh. Pwede ba paghawak mo ganun? Lilipat mo pa ng ganun yan. May picture na ako na ito. Yung tali. Lilipat mo. Oo. You are now officially graduate. Tiwan na, tapos nabato mong ganun. Eh, ikaw bro, like for you, sabi mo hindi ka nakapag-college, hindi mo na-experience. Ano yung mga challenges mo sa, lalo na ngayon, sa pag-a-apply ng work, ganyan-ganyan, or sa career mo? Ano naging challenges mo dahil nga, yun niya? Sa tingin mo ba, maganda rin na may pagka-degree ka, yung gano'n, yung diploma, ganyan, or napag-aralan, or certificate man lang na nag-aral ka, gano'n-gano'n? Actually bros, nung pagka-graduate ko ng high school, sa totoo lang, gusto ko rin talaga mag-college nun. Di ba sa inyo nga? Sa inyo? Oo. Gusto ko umuwi ng Pinas. Gusto ko rin mag-aaral. Gusto ko talaga. Gusto ko mag-college. Eh, syempre, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. Diba? So, hindi natuloy. Sobra, mga first few years, first few months, sobrang takot ko nun. Kasi, yun nga, yung sinasabi ng magulang natin, ng mga tao na pag di ka nakatapos. Di ba? Saka dadamponin sa McDo. Sabihin nila. Hindi ka mahalap ng pa. Walang kukuha sa'yo. Paano yan? Walang kukuha sa'yo. Wala kang experience. Wala kang ganito. Wala kang credentials. High school ka lang. Nung una, bros, syempre natatakot ako nun, to be honest. Kasi, halos may iyak-iyak din ako nun. Sabi, hindi ako nakapag-aral. Saan ako dadamponin? Ganun. So, sobrang dami kong iniisip nun. Siguro mga halos isang taon din akong tambay nun. Talagang inaanap ko sarili ko. Ganun. Tapos nung nakakuha ko ng mga part-time na. Ay, FMB rin ako. Nagsimula ng FMB. Habang tumatagal, medyo siguro nasasanay na rin ako. Na parang unti-unti ko nang tinatanggap na okay, hindi rin naman pala masama. Alam mo yun.
na hindi ako nakapag-college. Pero at the same time, pag may opportunity na dadating, why not, diba? Mm. It's never too late. Pero wala na akong pagsisisi ngayon. Wala na. Wala ka naman, hindi ka naman nahihirapan mag-apply ng ano, parang hindi ka tinanong ng mga nag-a-apply na ano. Oh. Bakit hindi ka natapos mag-college? Parang wala ka bang college degree, gano'n. Dito kasi sa atin, more on ano kasi, I mean yung panahon natin, opportunities eh, sunod-sunod. Siguro swerte lang din ako kasi hindi ako inanapan ng college degree nung nag-apply na ako sa work natin. Tsaka ano yun, no? Dito ka lang din talaga nag-apply sa Macau. Sa Macau kasi tingin ko dito sa Macau, hindi sila masyadong naghahanap ng college degree na holder. Holder. I mean, hindi siya yung kumpara sa Pilipinas. Depende siguro sa field. Depende rin siguro sa field. Bro. Sa field, Pero yung sa field. Sa Pilipinas kasi, ultimo cashier sa SM. Puta, kailangan diploma. 4 years na, 4 years. Cashier ka lang sa SM, magsusukli ka lang. Putik na. Yung sukli, lalabas pa rin dun sa machine. Oh, yun lang ilalabas mo. Automatic mo yung pagbibilang. Alam mo, yun yung kailangan nila baguhin sa totoo lang. Kasi, kumbaga, dito sa Macau, maayos na yung sa school nila, yung ano tawag? Educational system. Educational system. Nare-recognize nila yung payo niya, parang K-12 sa atin sa Pinas. Na Pagtapos ka ng Form 6, sa Macau kasi, parang average ka na eh. Parang nag-college ka na rin nun eh. Parang yun yung ibig sabihin. Average ka na. Yun yung parang nagiging goal nila ngayon sa Pinas na pinupush nila. Kaya sana nga. Pero kung may babalik lang yung panahon, gusto ko rin mag-aral talaga. At alam mo, ito bro, nung sabi mo never too late, may kaklase ako dati nung college. Ilang taon ako nung nag-college? 23? 24? May college ako 43. Tatlo na anak niya. 43 years old. Shout out kay kuya, ang pangalan mo? Kuya Rufim. Shout out sa'yo, boys. Kung naalala mo pa ako, kuya. 43 years old. 43 years old. Sabay kayo nag-graduate. Sabay. 43 years old siya. Alam mo kung ano story niya. Ang ganda ng story niya. Kung talagang makakausap po siya ulit, kakamustahin ko talaga siya. Ang story niya, pinagtapos niya muna yung mga anak niya. Bago siya mag-aral. Yung kasi dream niyang work. Yun ang legit. Wow. Tapos alam mo yung work niya, sa airport, yung nanagano ng ticket, yung nag-a-assist, yung nag-ano, check-in baggages. Siya. Ganun yung trabaho niya. Pinag-ipunan niya. Yung yung 3 years course kasi sa amin eh, trisem yung sa amin eh, trimester. Pinag-ipunan niya yun, tapos pinagtapos niya yung kaklas, mga ano niya, mga anak niya. Trimester? Walang bakasyon yun. walang bakasyon yun. Tapos agad yun. Walang pahinga yun. Ang pahinga lang namin, Pasko, 2 weeks. Tapos pagbalik namin, isang buwan na aral-aral, tapos exam ulit. Ganun kami. Legit yun. Trisem. Ang bilis nun. Grabe guys, ang sarap mag-aral pero ang hirap din mag-aral, no? Oo. 43 years old, bilib ako. Pinakamahirap sa pag-experience ko sa pag-aaral sa Pinas, yung magpapapirma sa inyong mga prop. Na pagka... Minsan natataguan ko. Nagpag-clearance na yun. Pero ano naman, mababait na may prof ko nun. Oy, tropa ko rin mga prof ko. Sadyang nahirapan lang ako yung professor na bantay sa library. Ako, nahirapan. Pinaayos sa akin yung isang shelves ng mga libro. Alphabetical siya, numerical. Ito, makaka-relate sila akin dito eh. Alam mo, yung hindi mahirap yung mga major na course eh. Hindi. Ang pinakamahirap yung minor. Yung minor. Kung ano pa minor, yung pa yung pinahihirapan. Kunwari, yung English. Shoutout sa Filipino man, El Filibusterismo. Ay, hindi. Wala akong Filipino subject. International student ako. Ay! Ganun pala yun. Pwede pala yun kahit Pinoy ka. Tapos, pag international student ka, wala kang Filipino subject. Kasi paano nila nasabi na international kasi, ka? Eh, Pinoy ka naman. Tiga dito ka sa Macau. Galing siya sa Macau. Okay. Resident, pero pwede ka rin maging... Resident ka sa ibang country. Pwede ka rin maging local student. US citizen ka, ganyan. Pag nag-aral ka sa Pinas, wala kang CB ka, Tagalog, lahat ng related sa Filipino, wala. Pero pag uwi ni Mick doon, mas marunong pa siya mag-Tagalog kaysa sa mga klase. So yun, wala kang Filipino one. Kung bakit ako mag-Filipino one? Hindi nyo ba alam? Tigang makaw ako. Tigang makaw ako. Hindi, joke lang.
Ginamit ko lang yun parang bawas subject. Para bawas subject. Bawas unit din. Kasi babayaran mo per, kada per unit. Unit may, bawas may bayad yun. May bayad. May bayad, may bayad yun per hindi unit. Hindi siya yung oh. Parang sa... Another way ng pagtitipid din yun. Hmm. Oh. Pero maganda rin pag-aralan yung history ng Pilipino. Ganyan-ganyan. Sino oh, pumatay naman. Kay Lapu-Lapu. Hmm. Ganyan-ganyan. Si Maria Clara. Oh. Mga tropa ko yan. Mga... oh. Yun nga guys, narinig nyo naman yung mga kwento nila. Masaya. Mm. Di ba? Masarap. Masarap then mag-aral. Saka, ano, iba pa rin yung college experience. Mm. Mismo. At saka na ang ano ngayon, plus nga, yung may pagka-college degree. Pero huwag kayong titigil mag-aral. Kasi hanggang ngayon kami, oh, kung may bibigyan ng chance, mag-aral ulit, mag-aral ako ulit. Actually, ako magtatapos talaga ako if ever na binigyan ako ng opportunity. Pagka-graduate ko ng college noon, tinanong ko yung mama ko. Sabi ko, bala ko sana mag-masteral pa. Oh, wow. Another 2 years. Ayun na yun, ayoko na. Pero, mahirap yun. Mahirap yung master. Tama-tama. Bachelor okay na sa akin. Pero ano lang, masteral na sa business. Mahirap business management naman. Business ad? Business ad. Pero... ala, tumambay na lang ako isang taon sa Pinas. Sabagay. Na ako dito. Well, kasi ano eh, for me, ano, masasabi ko, even though na yun yan, college degree holder ako, iba pa rin yung matututunan mo pag nasa trabaho. Oo, oh, iba. 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 Iba yung experience. Iba yung experience talaga. Experience is the iba best yung, teacher. Oo, oh, yun talaga. Yung parang yung napag-aralan mo nung college, yun yung tools mo na gagamitin mo. Kung baga, yung, ano yung i-apply mo sa'yo, yun yung tools mo. Yun yung tools mo, yung gagamitin mo kung paano mo i-apply sa pinapasukan mong field. Mismo. Yun. Kunwari yung kay Lucky, culinary, binag-basic ng ganito. Oh, tapos pagpasok niya, yun. Tinuruan maglaga doon. Di syempre, pagdating iba mo, klaseng luto na nakakaligo ng maglaga. Iba-ibang klaseng luto ng itlog, gano'n. Sunny-side up. Nalalaman ko na yung boiling point noon. Ex-Benedict. Hindi mo na kailangan ng ano yung gano'n. Hindi ko na kailangan tingnan yung tubig kung paano bumula. Bigla mo na lang gagano'n. Boiling point na yan. Mismo. Pero guys, yung ano ang natutunan nyo at napagsisihan nyo pala nung college? Yun na yun. Bago natin i-close to. Natutunan ko is kulang ako sa mga pinag-aralan ko. Oo, seryoso. Seryoso. Ako naman, ang pagkakamali ko, hindi ako nakinig. Oo, sige, aminin natin the dirty truth of the college. Nagkakamali na dito. Only inside the crib. Ako, pisa pa lang inamin ko na. Nangopya lang ako. Hindi. Ako nangopya ako. Tapos, syempre, may padulas-dulas tayo sa prop natin. Ay! Ako, hindi yung ginawa. Binilang ko lang ng Mountain Dew yung prop ko. Yun lang yun. Pero, okay na siya. Okay na yun. Hindi, ganun. Kinukonjaba ko lang naman eh. Wala namang konjaba lang. Eh. Ganito, ganyan. Noong elementary, noong high school ko lang naranasan yun eh. Yung manuhol, yung pinabili ko ng blackboard. Teka, i-cut nyo muna to, baka bawiin yung degree ko. Wala na. Touch move na. Wala na, touch move. Oh. Signature provenant test. Nasa yearbook na ako eh. Pinalakad nyo na ako sa stage eh. Wala na bawiin. Ilang years na, isang dekada na yata eh. Wala. Oh pala. 2014. 9 years pa lang. Mag-1 decade na. And then, syempre, yun yung mga pinagsisisi ako. Sana pinag-aralan ko na lang. Nakakamiss mga hingi ng baon, no? Ako, palusot ko pa sa nanay ko. Allowance. Palusot ko pa sa nanay ko noon pag allowance. So, may field trip kami sa ano, ganyan-ganyan. Ako noon, ma. Yung sinasabi kong bibilay kong libro. Hindi mo binili. Tita. Binili ko naman, ma. Pasaway ito, tita. Binili ko second naman. Second hand nga lang. Second hand nga lang. Bawin nyo, tita. Bawin nyo. Shoutout sa pinsan ko kay Kuya Jejo. Sa'yo ko binili yun. Sa pinsan lang. Ako naman, yung ano, ginawa ko, yung thesis ko, pinagawa ko sa recto yun. Ay. Oo, pinagawa ko sa recto yun. Yung binigyan ko ng libro. Kaya sila yung gumawa? Sila gumawa. No. Pero legit yun. Legit yun! Pasangaw eh. Dito ko, graduate ako eh. Wow. Kasi i-defense mo yun. I-defense mo yun. Pag-aalala mo dito, na lang. Dito hindi mo magagawa yun. Yung may gagawa ng ano mo. Hindi. Yung ano, marami kang pwedeng paggawa sa recto. Gusto mo ba mabago pangalan mo tapos bago sir birth certificate? Pero pwede dun. Wag mo nga ganun. Malulugi yung mga sa tama na tayo, man. Ba mahuli ng polisyon. Ego naman, bro. Ano? Hindi, nagpagawa lang din kami yung thesis namin. Hindi, joke lang. Ano naman, ginawa namin yung thesis namin. Apat kami. Pero hindi ikaw yung gumawa dun.
Ako yung driver nila. kasi magsisurvey kami eh. Napakasipag ko na driver nun, ticket print. Pero nag-defense din ako, akin yung introduction kasi walang masyadong tanong sa introduction. Wow. Ako din mga first beginning ng question. Kasi, question. Nag-thesis ka din, di ba? May thesis din na. Meron. Form 6. Oh? K-12 thesis. Meron din. Pero ibang-iba yung sa Pinas. Ano yung sinurvey nyo? Based sa kwento nyo, mas masaya yung thesis nyo. Sa amin, ano ba yung sa amin? HRM din sa... Ano kasi kami, OJT, di ba? Pagka Form 6, pag nasa hotel and tourism class ka, mag 6 months kang OJT on the job. Tapos, Meron nga. Almost college siya rin parang college. May gano'n, 6 months kang... College training na rin yun. 6 months kang OJT, tapos after nun, pagbalik mo sa eskwela, nagagawa ka na ng thesis mo. Paano yung na-experience yun during your OJT? Ganun. Hindi ko... ayos din, no? Kasi parang sa atin, sa ganun Pinas. Ngayon, ganun nga sa Pinas. Kailangan magka, OJT, may hours eh, ng OJT. Bago makuha yung degree. Pero, kailangan makompletuhin yun. Kahit saang field naman yun. Yung or akin, binayaran ko lang eh. Hindi, kasi yung subject namin nun, hotel and tourism eh. So, doon lang kami. Pero pwede kayo sa ibang field. Pwede like sa ibang field. OJT ka sa, sa airport. Pwede. Yung akin, yung hours ko, binayaran ko lang. Kulang pa ako ng 25 hours yata. May utang ka pa. Sago sa'yo eh. Tinamad na ako. Sabi ko, sir, bayaran ko lang yung oras. Magkano ito, 25? Ilang ba kulang mo? 25 hours. So, sige. Pero enjoy yun yung OJT. Kasi makasalumuha ka ng mga pangalaman. Tsaka yung mga tao talagang nandun na nagtuturo. Sa mismong naga. Hindi, tsaka nandun yung mga nag-work na mismo doon. Work na sila talaga. Totoo yun. Dami rin naging kaibigan talaga. Iba pa rin talaga yung matututunan mo on the job talaga. Pag ikaw mismo na yung nagtatrabaho, ikaw na yung nauutusan kasi, mismo. Like for mismo. Me, no, sa ako nga, kusinero ako. Like everyday pa rin, ang dami pa rin bago na natututunan. So, yun nga, hindi talaga matatapos yung learning. Hindi lang sa eskwela. Never talaga. Stop learning. Tuloy-tuloy. Nila. Siguro naman kahit hanggang ngayon sa field nyo, no? Marami rin kami na natutunan. Sa inyo, no? Kami na lang talaga yung tinamad, eh. Marami akong masasabi dyan. Tama na. Tigil na natin ito. Sa ibang episode na yun. Tigil na natin yun. Huwag ganun. Issue yan. Guys, advice mabibigay nyo. Yung mga viewers namin, baka sabihin nyo na sinasabi namin na huwag kayong mag-aral. Baka sinasabi nyo na pangit college, hindi credited. Experience lang. Like for you, no? Lalo na sa edad, no? Siguro kung nag-college ka, enjoy na enjoy mo college basketball noon. Matik yun. Baka ilan... Mag-varsity ka, sikat ka sa Pinas. Ay, yung grabe. Baka ilan yung na-shoot. I mean, yung ano? Ala, di ba? Mag-varsity ka kasi sa Pinas, ilan talaga mag-shoot mo na? Kayo naman guys. Kasi ano ka talaga nun, dadayo-dayo kayo sa my school. Siyempre mag-shoot din kayo doon. Ito si Laki, marami rin na-shoot to eh. Hindi ako varsity eh. May coach ka, player ka ng ano? Hindi, sa department lang. Iba yung varsity talaga. Iba yung varsity ng school. Kahit na naging player ka pa rin. Hindi, iba yung pag sinayang talang varsity ka ng sa college mo. Iba yun. Buong, hindi lang ikaw din nadala mo yung pangalan ng school. Actually, hindi. Ano lang, HR lang. Pero hindi lang basketball, di ba? Badminton, volleyball. Lahat sports. Yung ano yun? NCAA, no? NCAA. NU, saan ba yung NU? Sampalok yun eh. UAP. UAP ba? NU? NU Bulldogs. Yun nga guys. Galing mag-cheering yun. Yun nga guys. Tapusin nyo yung... Pag nansa inyo na yung opportunity, grab nyo. Tapusin nyo. And ang ano dyan is... magkumuha ka ng course na talagang gusto mo. Huwag kayong pipili ng ano. Yung mamahalin mo. Huwag yung gagayahin dahil nabalita ako may mga chicks doon. Mali ka kasi ng pinili ng course. Tourism.
Wala pa kasing tourism sa college. Eh, mali mo eh. Tourism. Tsaka sa mga... Hindi ako sa July eh. Baka mag-tourism. Nag-aaral ulit. 2 weeks lang. Tourism. Doon maraming ano, babae pumapasok sa tourism. Nursing, yan. Tsaka yung sa mga brodies, sa mga viewers na katulad ko naman na hindi nga nakapag-aral. Never too late para sa atin, di ba? Sabi mo, it's never too late. Oo, may kaklase nga ako, 42 years old. Di ba? May anak na, tatlo. Mali natin, magkita-kita tayo sa... College. Di ba? Pero college tayo ulit. Pwede naman eh, mag-iipon lang tayo. Sa TESDA, pwede tayo gumawa 2 years course. NC2. Oh, yung pa pala, isa pa palang option yun, no? Yung kuha tayo certificate. Ngayon, ano yun? Pwede yun. Applicable na rin yun, TESDA. Like, yung ibang ano sa atin, mga hindi naman sa ano na, hindi nabigyan ng opportunity mag-college. Meron yung ino-offer yung government sa atin, yun yung NC2, mga ganun-ganun. National Accreditation ng tawag ata. Sa TESDA makukunin yun eh. Which is big deal na ngayon. Big deal na yun. Pagka-certificate ka lang, okay na yun. 2 years na pinag-aralan, 2 years yun. Pinag-aralan, pwede sa kuryente, AC-DC yun, kuryente, hydraulics, mga ganun, kahit ano, welding, ganyan. So, tingin ko, ano, conclusion ng ano natin is, if you have the option na mag-college ka, grab it. Hindi importante ang college, ha. Importante rin ang college. Yes. At saka ano, plus yun, sa lahat ng papasukan mo. Personal, sa lahat. Tsaka personal. In general yun. Personal achievement. At saka ano, huwag kayong pipilit. Pag nag-college kayo, huwag kayong pipilit na trending. Ano ba trending na course ngayon? Hindi ko alam ngayon? Dati, kunwari na lang example, ang trending na course dati, nursing. Hindi mo naman gusto. Nursing, tapos naging HRM, tapos... Construction. May course din ng construction? Hindi, yung medtech. Ano? Oh, medtech. Medtech, yun. Kasi huwag kayong kukuha ng ano, yung hindi nyo gusto. Huwag nyo, kasi nasa sa inyo, future parang nyo sa yun ano eh. Lang, parang sa future trabaho mo lang din ngayon, sa career mo. Like, yung pala, bago pa mag-college, think of it na yung pagkukuha mo ng college is starting na ng career mo. Oo. Diba? Kasi doon mo na magsisimula. Stepping stone mo yun. Stepping stone. Think of it na magka-college ako. Opportunity ko pag-aral dito para doon sa yung career ko in the future. Hindi mismo. Yung dahil uso lang. Huwag kayo susunod sa trending. Hindi maganda yung ganun eh. Hindi maganda talaga. Kumuha kayo ng course na talagang yung gusto nyo at gusto nyo pag-aralan at nakikita nyo yung sarili nyo in a future na gusto nyo applyan. Tapos yun yung gagamitin yung tools na pinag-aralan ng school. Oo. Yun guys, listen to the titos. Ouch! Ang sakit! So yun nga guys. Tandaan nyo, titos is the new yummies na. Bago namin i-close to, gusto ulit namin magpasalamat sa lahat ng mga viewers namin. Thank you. Sa lahat ng sumusuporta at sa mga future na supporters namin. Yun lang naman. Kayo ba guys? May mga gusto ba kayo shoutout? Shoutout ko si girlfriend mo, si Ate Micah. Nagluluto ngayon ng masarap na hapunan. Mismo, thank mismo. You. Hindi nyo na nakikita pero nandyan lang siya. Naglalakad-lakad. Ano yan? Pinipilit ko pa yun mag-guest dito pero ayaw eh. Pero push nandyan nyo. Naman na yung comment, logo niya eh. Comment down below kung gusto nyo i-push na silang dalawa mag-one-on-one talk. Tapos kung anong topic. Tapos i-hatchit namin. I-hatchit namin. Mismo. Mga relationship issues na yan. Nakasulat, trust issues yun. De, joke lang. Joke lang. Guys, pag gusto, may mga gusto kayong i-suggest na pag-uusapan namin, comment nyo lang guys. Huwag kayo maya mag-comment. Yun lang naman. Kaya sa uulitin, maraming like salamat sa panonood. God bless. Maraming salamat. Thank you guys. Sa uulitin. Peace! Peace!